At Ang paso. magandang pagkakataon po mapaliwanag sa ating mga kababayan ngayon ang sitwasyon dito sa India. Ngunit maswerte tayo in the sense na hindi naman ganun karami ang mga OFW. As a matter of fact, India is number one in the Middle East in terms of labor providers. Kakompetensya natin ang India sa bagay na yan. At dito naman na yung mga na-stranded dito ay yung mga seafarers, no? And they're mostly in Mumbai and they're mostly working in the cruise ships. So we're very fortunate in that sense na compared to the Middle East and in some Southeast Asian countries that we don't have that much OFWs here. And the few that are here are in the construction, high-tech companies, and they're doing very well. So it's not really much of a concern for us. Most of them are secure and safe. They have been getting in touch with us. They have been communicating with us. They have been telling us that they are okay, and that none of them, or very few of them, are really interested in going home right now. But we're also very lucky that I think about 2 weeks ago, we were able to ferry at least 70 seafarers who work for the different cruise lines from Mumbai. And nandiyan na sila sa atin sa Pilipinas ngayon. At swerte rin tayo sa kasalukuyan dahil nakapag-uwi na tayo ng mga mahigit 106 na po ng mga kababayan natin. At meron pa siguro mga 100 na stranded dito. And a few seafarers. Kaya I really understand the situation of those who are from the Middle East and Southeast Asia. But natin sa India, malaking bagay na tumutulong ang Philippine community. Most of them are married to Indian men, and they're very secure, they're very stable here, and they're helping a lot, taking care of those that have been stranded. Ang issue natin dito, Tari, are the strandists and the students and some missionaries that are here. Dahil kukunti ang mga flights papunta Pilipinas, hindi basta-basta na nakaka-uwi sila. Kaya inaasahan namin na sana matuloy ang programa ng Philippine Airlines na magkaroon ng ferry flights next week. And then of course, yung Air India ang ginamit natin na mag-ferry ng mga Filipino passengers, no, for first and second week of May. At phase 3, magkakaroon sila. So mga bandang June 23, sa tulong ng Panginoon, magkakaroon tayo ng ferry flights. And of course, yung PD, napakiusapan natin si Secretary Lorenzana na dahil meron tayong isang barko na nasa Oman, napakiusapan natin na pag-uwi sa Pilipinas, naman dito sa India, at dito kumuha mga ilan pasahero na mga stranded. At may isang Filipino-American na nag-donate ng 200,000 face mask na isakay natin dyan sa Philippine Navy ship, yung Davao del Sur. At saka yung isa pang kanilang barko na Ramon Alcaraz. So we were able to send through those Navy ships 200,000 face masks na sa tulong ni Mr. Dantes, ang Philippine Embassy dito. At nakasakay tayo ng ilang mga pasahero, about 19. And then they're going to Sri Lanka to pick up more stranded Filipinos there. And I presume by the middle of next week, they will be there in Manila already. So we're very fortunate in that sense na maraming tumutulong, and we hope that by the end of the month, at least mabawasan na ito ng mga stranded dito sa atin, and then we can focus also, dahil hawak din natin Secretary ang Nepal. I'd like to make mention that those that are in Nepal, there are about a dozen of them. We're taking care of that also, but because lockdown din sa Nepal, wala rin international flights. So they cannot move. And even here in India, they don't have international flights unless it is a chartered flight. Ngayon lang sila nag-umpisa ng mga domestic flights going from one major city to another. So if you have to go to Delhi, travel, or at least now, may domestic flights na. So far, so good. At nagpapasalamat kami sa lahat ng tumulong sa amin na ipauwi natin ang mga kababayan natin.